Trigger warning, guys, this vlog will contain plenty of emotions. I'm going to try my best to be objective. Pero sisimulan ko siya by saying, do not ever, ever, ever download this app. Not only na nagkagad siya nagsisend, nang hindi mo pa nakikita yung anong ibabawas niya. Nako, pananakot galore na, guys, the day before your due date. So, kung gusto nyo malaman kung ano yung loan app na to at kung anong pwede nyo gawin, anong tamang approach, if you're in the same situation, then keep watching. So it's Ate Red here, and in this video, I'm going to discuss my experience with a loan app which I'm very, very disappointed. I'm sure many of you may ganitong situation. 2 weeks ago pa to, pero hinintay ko na mag-subside yung pikon ko. And then ni-research ko rin kung tama ba yung ganitong mga decision. Of course, guys, because this video is based on my personal experience, please don't take it as a financial advice. Yung gusto kong i-share dito is kung paano ko in-approach yung situation. So in this video, I'm going to be blunt and objective, and I'm sorry, tamaan akong sino yung tamaan. I don't care din sa mga haters because yung responsibility ko naman is to yung mga viewers na gustong matuto. Hindi man ako palagi, guys, nagpapa-Gcash, but at least I owe it to you guys na mag-share ng tamang information, diba? And yung app na to ay si Flexi Finance, which I found out later na hindi po siya associated sa Flexi Finance, na yung legit yung pinupuntahan natin sa mall, nag-a-apply tayo, na may tumutulong sa ating agent. Iba to, yung loan app na to na si Flexi Finance, ginamit lang niya yung pangalan ng Flexi Finance, ginamit pa niya yung credentials, like the registration number, dinisplay niya dun sa app, kahit na wala pala siyang karapatan na gawin dun. Actually, si Flexi Finance mismo, yung legit na Flexi Finance, nag-post dun sa Facebook page nila that they are not associated, affiliated, they don't have anything to do with this loan app at all. We can say na yung loan app na to is, hey, the company itself, whoever made this app and is running this app is a fraud. Nakita ko kasi yung app na to sa isang vlog na hindi naman pala tinapos. At ako, kasalanan ko rin, naniwala din ako na legit siya dahil yun nga kapangalan siya ni Flexi Finance. Pagkatapos akong magbigay ng information ko, guys, I thought i-display niya yung kung magkano yung ibabawas niya, kung buo mo siya matatanggap. Sabi niya pala is between 8,000 to 30,000 yung pwede mong i-loan as cash. So, huwag na kayo mag-expect na yung maloloan nyo is 8,000 minimum kasi magsisimula kayo sa 1,000. Sad part is that auto-send, auto-approve po siya. Sinasabi niyang reviewing po, mabibigila ka na lang na may natanggap ka ng 680 pesos. So, yung in-approve niya is 1,000. Yung natanggap ko is 680 pesos. Hindi mo lang ako nagkaroon ng chance para isipan ko to kung titake ko ba talaga. Hindi ko nga nakita yung kanyang deductions. And that is not right. 7 days. Or 8 days actually. Ito na, guys, yung exciting na part. Kasi the day before my due date, uulitin ko, 1 day before my due date, nakatanggap ako ng message sa dalawang numbers. Yung isa, bait-baita, nagmagandang araw lang at nag-remind. Hindi ko maintindihan kasi sinabi niya ngayon, alam ko na hindi ko pa due date. Yung isang number naman ay dun, guys, ang angas. So, nanakot na siya, guys. Ulit-ulit siya nagtatext. Also, ha, wala po akong natanggap na tawag. Pero yung first text niya sa akin, sa ganitong number, sabi, it seems that you are ignoring our calls and notice. If you're still ignoring our calls and SMS, please be informed that we will conduct field visitation in your home or / office address for your unpaid credit obligation. Please comply. Angas, guys, kung makatext ka, alam mo kung million-million, 1 day before your due date, nanakot agad na may field visitation. Hindi mo lang nila matama yung spelling ng visitation. Na-visit ako, guys, sa text na to. Visit sila. Nananakot ng field visitation ka agad. Killer the nerve na 1,000 yung loan, 680 yung natanggap mo. Pagkatapos, field visitation agad. Unpaid credit obligation. Pero hindi pa yan, ano ha, hindi pa yan due. Next, nag-text na naman siya, paalala, hanggang ngayon, wala pa rin kami natanggap na bayad mula sa'yo 3 PM. Nangunit patuloy ang iyong hindi pagsagot ng mga tawag, text at hindi pagbabayad. Maari lamang nabayaran mo na ang pagkakautang mo ngayon. Pagkakautang. Dahil posible na gagawin namin lahat ng pwedeng aksyon para makuha namin ang perang ipinahiram sa inyo. Salamat. Kapal mo ka, ha? Alam mo naman kung ilang milyones yung utang. Finally, nagpakilala yung walang hiya, yung visit na to. Sabi, good afternoon from Flexi Finance IO. Tapang nang gagamit ng pangalan ng isang legit na company. Sila mismo, fraud na, ha? I'm just reminding you, nag-English na siya, that your due date is tomorrow. Sabi ko sa inyo, the day before your due date, wala pa nga, hindi pa nga nag-due, diba?
nananakot na, you can pay now so you can reloan with a larger amount. Ano ko nga? Lower interest. Kapal na mukha niyo. It's possible that the day you pay will be longer, 20 to 30 days after it's over. Please pay. You can do a reloan within 10 minutes and we can have a second option. You can pay an extension fee. It is certain that your account will be extended for 15 days. Ilang beses siya ng text ng ganun. Kasi baka bukas daw, on the day of your due date, baka mahirapan ka na sa pag-reloan. Ayan. May nag-text, hello, good day. Ma'am, sir, this is accounting. Oh, accounting department na yung nagte-text. A Flexi Finance IOS. Looking that your payment will be posted till 8 o'clock in the morning. Please settle for your account which is higher amount of reloan. Naka-template to eh. Send to many to eh. Higher amount of reloan, 16,000 to 50,000 and can apply to long-term duration. Na nosebleed ako, guys. We have extension payment to your account if you pay your account. I guarantee your account will extend for 14 days. What are you waiting for? Ayoko nga. So, Flexi Finance, ang angas nyo, hindi pa nga due, ganun na kayo makatext. How much more kung malaki yung utang? Plus, ayusin nyo yan, ha? Oh, God. Wala na kayong dapat ayusin dito kasi fraud to eh. Nanggagamit ng pangalan ng ibang loan app on the day na umutang ka, hindi po kasi lalabas yung payment details. Kaya yun, mga papalapit pa yung due date, tsaka nag-update yung account at dun ko nakita yung mga stuff like paano magbayad. Interest daw is 338 pesos, pero yung processing fee pala is 320. Baka mo yung makikita pag katapos sila mag-send sa'yo ng 680 or whatever man yung in-approve nila sa'yo. So, yung point is, auto-submit sila, hindi mo pa nakikita yung kung summary ng loan mo, mabibigla ka na ang laki pala ng kinaltas nila, 35%. So, paano na kung pauutangin ka pala nila ng 10,000, ikakaltas pala nila if 35%, 3,500? Para hindi naman tama yun, di ba? Dalawang options, may extension daw, tapos repay in full. Aking decision is that, bayaran ko na lang to para tapos na. Pag-click ko ng pay in full, ayun lumabas yung options for payment, digital wallet, 7-Eleven, remittance shop, and bank. Pinili ko kasi si GCash. Pag-click mo ng confirm payment, lalabas po yung reference, yung payment code. Nung binayaran ko guys, kaagad naman siyang nag-post sa account. Nasa app yung instruction kung paano magbayad. Pero saka mo makikita yan pag ano, pagpapalapit na yung due date mo. Pagkatapos ko yung bayaran guys, tumaas nga yung kanyang offer at naging 1,400 na. At hindi po siya worth it. As in, sakit talaga yung ulo mo nito. So, it was my decision na bayaran ko na lang para tapos na at hindi na ako maglo-loan. The sad part is, parang walang delete information sa account na to. So, I have no choice but from time to time, naglalogin ako sa app na to guys para lang mabantayan na walang ibang gumamit ng account ko. Parang sakit sa mata na yung app nandito pa rin sa cellphone ko. Kailangan ko kasi siyang bantayan. I know, may iba sa inyo. Yung concern naman is, paano kung yun yung nangyari? Babayaran pa ba? Eh, syempre, naiintindihan ko naman yung iba nagigipit, di ba? So, ini-encourage po natin dito is knowing our rights. Knowing kung ano yung tama at huwag tayong matakot, di ba? Pero hindi po ini-encourage na huwag bayaran yung utang dahil utang is utang. And I want to reference this vlog, which is kay Attorney Claire na napanood ko sa YouTube. Kasi bago ko gawin yung video na to guys, nag-research talaga ako kung ano yung tamang gawin. Yung nagustuhan ko sa vlog na to, may matututunan ka dito. Dito ko nalaman sa vlog na to guys na the moment na tinakot ka ng isang loan app, yung ganun, and basically kapag fraud yung isang loan app, huwag mong bayaran. Huwag mo bayaran muna, especially if hindi sila nagpapakilala kung sino sila. Wala kang masyadong details, okay? Pero guys, dahil utang is utang, as per Attorney Claire, ipunin mo yung pera. The moment na nakilala mo yung kung sino man yung company, pwede mo daw silang sampahan ng, ano ba yun? Cyber libel. Kasi ano, binuli ka eh. Inaras ka eh, which is not correct. Pero, ipunin mo yung pera. Because utang is utang. Kung sila kaagad bayaran kapag, ano, kapag hindi pa clear, kumbaga, kung saan mapupunta yung pera mo. Also, pag nakilala mo sila, pwede mo rin silang sabihan na doon tayo magbayad sa barangay. Para may witness, di ba, na nagbayad. Para makahingi ka rin ng official receipt. Pero most likely, hindi nila gagawin yun. Hanggang pananakot lang sila, guys. Kasi ayaw naman talaga nila magpakilala. Alam nilang mali sila. At the moment na makilala mo sila, eh baka ikaw yung promise back sa kanila. Okay, ipunin yung pera, of course. Yung concern naman natin is dapat yung alam natin kung saan mapupunta yung pera natin. At yung makuklose talaga yung account natin. Pero pag hinaharas tayo, hindi natin alam kung sino yung tumatawag sa atin or kung baka sinascam pala tayo. So, taguin muna natin yung pera at just let them call, text until makilala natin kung sino sila. At kung may makausap po, yung sabihin nyo, dun tayo magkita sa barangay para ma-issuehan po ako ng receipt. Yun yung natutunan ko sa vlog na to. Of course, hindi naman natin sinasabi na
huwag tayo magbayad ng utang. Pinoprotektahan lang po natin yung sarili natin na hindi tayo ma-scam. At kung if you really want to go for it, like gusto mo talagang gumante for the trouble that they have caused you kasi kinontak yung mga references mo, kinontak yung mga nasa phonebook mo, naapektuhan ka ng dahil sa kanilang pangungulit, then the moment na makilala mo sila, guys, pwede ikaw na mismo yung magsampa ng kaso para turuan sila ng leksyon. So these are the things na pwede mong gawin to protect yourself. Of course, may iba sa atin na hindi po kaya or hindi sanay na napapahiya, hindi sanay na ginaganon. Andun ka na sa situation na yan, tatagan mo lang yung loob mo at alamin mo lang kung ano yung rights mo. Alam nyo guys, yung mga gumagawa ng group chat, kapag hindi naman yan friend ng mga friends mo, yung group chat na yan, malamang napupunta yan sa spam at usually hindi naman yan talaga napapansin or hindi naman yan nahahalata ng mga kakilala natin na sinama dun sa group chat kasi napupunta nga dun sa spam messages sa Facebook. Kung sakaling may makakita man, edi syempre yun yung mga tao na siguro inaabangan talaga nila yung susunod na kabanata sa buhay nyo. I-block nyo na lang pati yung mga taong yon. Kasi kung yung mga friends mo na nasa Facebook na yung hinahanap is kung ano lang yung mali na nangyayari sa buhay mo, then they are not your real friends. For as long as hindi naman sila yung nagpapakain sa'yo, they don't matter. They're not your real friends kung fault-finding lang yung hobby nila sa Facebook. Mga real friends mo, pag nag-explain ka, maiintindihan naman nila yan eh. Hindi naman all the time perfecto yung buhay natin. Yung ating goal is magbawas tayo ng mga nagkukos ng stress at. But usually napupunta yan sa spam at hindi naman talaga nila yan mapapansin. O hindi naman sila pwedeng lumapit sa HR. Dati sa tinatrabahuan ko, di ba alam nyo yung nagsasanla ng ATM? Tapos, yung iba, hindi nakabayad. Nag-attempt sila na pumunta sa company kasi pupunta ng HR. Kasi hindi sila pinansin ng HR kasi wala namang pakialam yung HR sa mga ganun eh. Yung ganun nga, local nga, nagsanla ng ATM, hindi nga makalapit sa HR. How much more yung mga OLA ayaw nga magpakilala dahil alam nila, mali sila. Pero of course, kung pwede lang naman bayaran para tapos na, bayaran na lang guys, para tapos na, peace of mind. Pero kung gipit talaga tapos ganun, gaganunin kanila, edi alam mo naman na may laban ka. So guys, reminder lang na huwag po tayo umutang sa mga loan apps na hindi legit. Doon po tayo sa mga loan apps na legit kasi yung mga legit na mga loan apps na papakiusapan po talaga yan. So I hope meron kayo natutunan sa vlog na to guys. And again, hindi po natin ini-encourage yung hindi pagbayad ng utang. Yung ano lang is dapat alam natin kung ano yung tama for us as consumers, as borrowers, and I hope to see you again on my next vlog.